Marahil alam ng karamihan sa atin ang tungkol sa maalamat na espada na nakabaon sa bato at walang sino man ang makahugot-hugot. Iniuugnay pa nga ito sa maalamat na karakter na si King Arthur. Maaaring iniisip ng ilan sa inyo na ito ay kwentong bayan lamang, piksyon o walang katotohanan na ginawa upang magbigay lamang ng kaaliwan sa mga tao. Ngunit, alam nyo ba na sa realidad ay mayroon talagang mahiwagang espada ang nakabaon sa bato at pinaniniwalaan na walang sino man ang kayang bumunot nito? Pero hindi ito kay King Arthur, kundi sa isang kinikilalang santo ng simbahang Katolika. At batay sa tradisyon, ang pagkakabaon daw sa kanyang espada ay bunga ng manifestasyon o pagpapakahayag ng Panginoong Diyos sa kanya. Kaya ating aalamin, sino itong santo na nagmamay-ari ng mahiwagang espada? Sa ating panahon ngayon, saan natin maaaring makita ang espadang iyon na nakabaon sa bato? At ano ang kwento sa likod ng di umano'y pagpapakahayag daw ng Diyos sa nasabing santo? Tuklasin natin ang hiwaga ng kasaysayan. Si Galgano Gidotti ay ipinanganak noong 1148 sa Chiosdino sa probinsya ng Siena sa Italy. Sa kanyang kabataan, tanging ang nasa isip lamang niya ay purong kalayawan, pagsasaya at pagbibigay aliw sa sarili. Dumating din sa punto na nag-ensayo siya patungkol sa paraan ng pakikipaglaban hanggang sa sumapit ang panahon na siya ay naging ganap na kabalyero. Nga lamang, ang naging problema mga kaibigan, imbis na gamitin ni Galgano ang kahusayan niya sa pakikipaglaban upang magtanggol ng mga naaapi at pairalin ang kabutihan, ay ginamit niya pa ito upang manglamang ng kanyang kapwa. Naging bayolente siya, arugante at mapang-abuso sa kapangyarihan para lamang masamsam ang kayamanan at ari-arian ng mga tao. Isang araw, habang nangangabayo si Galgano sa kagubatan, bigla na lamang nagpakita sa kanya si Miguel Arcangel na isa sa napakataas na uri ng anghel ng Diyos. Sa pamamagitan ng pangitain, ipinakita ng Arcangel kay Galgano ang daan patunguan niya sa kaligtasan. Batay sa pangitain, nakita niya doon na siya ay patungo sa burol ng Montesipi. Nang masapit niya ang tuktok noon, ay doon naman niya nasaksihan ang 12 apostol kasama ng Panginoong Hesukristo. Matapos ang pangitain, tumanggi itong si Galgano kay Miguel Arcangel at inatasan niya ang kanyang kabayo na umalis na sa kagubatan. Ngunit, sa di malamang kadahilanan ay hindi siya sinunod ng kanyang kabayo. Bagkus ito ay sumunod sa daan na tinatahak ng nasabing anghel at sila'y patungo noon sa burol ng Montesipi. Nang makarating na sila doon, isang tinig ang narinig ni Galgano na nagsasabing iwan na niya ang lahat ng makamundong bagay at gawain na kanyang tinatangkilik upang sumunod sa Panginoon. Sumagot naman si Galgano na nagsasabing ang bagay na iyon ay kasing hirap ng pagbibiyak sa isang napakatigas na bato. Para patunayan na siya ay gagabayan ng langit, inatas ng tinig na kanyang naririnig na isaksak niya sa bato ang kanyang espada na bagay na agad namang ginawa ni Galgano. At sa kanyang gulat, ang bato ay tila naging mantikilya na napakadulas na anupat ang espada ay nakita ni Galgano na marahang dumudulas pabaon sa bato. Nang tangkana niya itong bunutin, hindi na niya kaya pa itong hatakin kahit anong lakas o puwersa ba ang kanyang gamitin. Kaya sa pagkakataong iyon, nakuha na ni Galgano ang mahiwagang mensahe ng Panginoon para sa kanya. Naunawaan niya na ang manifestasyon na iyon ay senyales ng pagtawag sa kanya upang maging tagapaglingkod ng Diyos. Kaya simula din noon, hindi na bumaba pa ng burol si Galgano. Bagkus, sa paglipas ng mga panahon, nakilala na siya sa karatig lugar bilang isang monghe o sagradong tao na dinarayo pa ng mga mananampalataya
upang humingi ng payo at panalangin sa kanya. At noong taong 1181, si Galgano ay pinagpahinga ng langit doon na rin sa Burol kung saan di umano nasaksihan niya ang 12 apostol at ang Panginoong Jesus. Sa paglipas ng mga taon, ang nasabing espada na bumaon sa bato ay nanatili sa Burol ng Montisipi. Batay sa tradisyon, napakaraming beses na daw sa kasaysayan na tinangkang bunutin ng kung sino-sino ang mahiwagang espada na iyon. Ngunit, ni isa sa kanila ay kailanmay hindi nagtagumpay na ito ay mabunot, ni mapagalaw man lang ng bahagya. Sa ating panahon, ang espada na iyon ay maaari pa din naman nating mapuntahan at makitang personal. Ito ay matatagpuan sa Montisipi Chapel doon pa rin sa Chiusdino, Italy. Ngunit, sa kagustuhan na din ng mga otoridad na maingatan at mapreserba pa sa mahabang panahon ang nasabing mahiwagang espada, ay pinagawa na ito ng transparent cover bilang proteksyon. Ito ay sa kadahilanan na marami pa rin ang nagtatangka na ito ay bunutin. Samantalang, nang sumailalim naman sa radiocarbon dating test ang espada, walang duda na ito ay nagmula pa nga sa panahon ni Galgano. Ibig sabihin, napakalaki ng tsansa na ito mismo ang orihinal na kanyang ginamit. Nalaman naman ng mga dalubhasa sa pamamagitan ng radar na sa ilalim ng bato kung saan nakatusok ang espada ay mayroong awang o butas na may sukat na 6.56 feet by 3.28 feet na pinaniniwala ang kinahihimlayan ng labi ni Galgano. Sa ating panahon, kinikilala ng Simbahang Katolika si Galgano Guidotti bilang isang santo simula pa noong 1185. Itinuturing naman na sagrado ang mahiwagang espada na nakabaon sa bato na hanggang ngayon ay dinarayo ng mga mananampalataya at dinadalanginan pa.